Praise the Lord! Isang magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Muli, welcome po sa ating Study of the Word and Prayer Meeting. At hayaan natin sa gabing ito patuloy na madagdagan ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon habang samasama din tayo na magkakaroon ng pagdulog sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Minsan pa, bigyan natin ng papuri at pagsamba ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise the name! Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon na bagamat nasa kalagitnaan po tayo ng pandemya, ay nararanasan pa rin po natin ang patuloy na kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa pamamagitan po ng Espiritu ng ating Panginoon. And that's the wonder of the Church. Even in this messy situation in our world, there is a safe place we can run to, and that is in the sweet presence of the Lord. Hallelujah! So ngayong gabi, tayo po ay sama-sama na mag-aaral ng Kanyang salita upang lalo po nating maunawaan ang ating pong belongingness and involvement sa iglesia po ng ating Panginoon. Let's be together in prayer so we can stand strong and be courageous whatever come across in this life, in this world. Hallelujah! Hallelujah! Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na sa gabing ito, nagkaroon muli kami ng pagkakataon upang magsama-sama sa pag-aaral ng iyong salita. Bagamat hindi pa rin po kami nagkakaroon ng face-to-face na prayer meeting and study of the Word, pero alam namin, sa ganitong technology, ito ay ginagamit mo upang patuloy na mahayag ang iyong mga salita, and you will work wonders in the lives of your people. Sa amin pong mga kapatiran na nakatutok ngayon, at ganyan din po sa aming mga online viewers sa YouTube at ganoon din po sa Facebook, hayaan mo na ang bawat isa ay magkaroon ng patuloy na kauhawan sa iyong salita at sila, Panginoon, ay laging magkaroon ng desire na ikaw ang pangunahin sa kanilang buhay, ang iyong pong kalooban, ang iyong pong naisin upang nang sa gayon lubusan ka magkaroon ng kontrol sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy po namin na idinudulog sa iyo ang aming pong kabuang simbahan, ang United Pentecostal Church, Batangas City at Bawan, sa panguna po ng aming pastor, si Pastor Goji Lutero, at ganyan din po ang aming church board, ang aming pong mga church leaders, every zone, every family, every member of the church. Hayaan mo po na ang bawat isa sa amin ay laging malukuban ng iyong kapangyarihan at lagi kami, Panginoon, magkaroon ng kauhawan ng iyong salita, ang aming pong tuklasin at aming sundin upang lalo't lalo na magbigay po kami ng kaluguran sa iyong pong pangalan. Marami pong salamat. Gamitin mo ang iyong lingkod sa gabing ito para sa patuloy na pagkatuto sa salita ng Diyos ang iyong mga anak na makikinig. Sa iyo po ang mataas na pagsamba at pagpupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As we read from the Word of the Lord, from a familiar verse, Matthew chapter 16, verse 18. It says here, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Sa Tagalog po, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." And the title of this lesson is "The Church That Jesus Built." Ang iglesia o simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo.
Now, the purpose of Christ's ministry was to establish the church. Ang dakila pong layunin kung bakit nagministeryo ang ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi para po sa ating kaligtasan at syempre upang matatagpo ang kanyang iglesia na siyang magpapatuloy sa kanya pong pinasimulang ministeryo dito sa lupa. Hindi lang po in-identify ng Panginoon ang kanyang sarili sa simbahan, He also openly declared His unconditional love for the church. Gayon na lang po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At lalo na po sa simbahan na siya pong identity, nakakikitaan ng kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. At sa future, alam po natin, ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik upang tipunin ang kanya pong simbahan at makasama po niya magpasawalang hanggan. At ito po ang great event na atin pong hinihintay, kaya tayo ay nagpapakatapat sa atin pong paglilingkod sa kanya. Nais po natin siyang makasama na sa magpasawalang hanggan. Now, the Greek word for the church is ekklesia. At sa New Testament po, ito ay nangangahulugang a group of people called out from the world and belonging to the Lord. Tayo po ang grupo ng mga tao na tinawag mula po sa sanlibutan upang nang sa gayon ay maging kaisa, maging kabilang sa pamilya po ng atin pong Panginoon. At sa definition po na ito, dito po tayo inililid sa tinatawag na new birth experience. Ang sabi po ng salita ng Diyos, maliban ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ganon din po sa Acts 2.38 at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. At nandoon ang pagkakaroon ng buhay na may kabanalan sapagkat hindi maaari na tayo po ay manatili doon sa ating dating buhay after the new birth experience. Kinakailangan po na maging banal tayo, magkaroon tayo ng katuwiran sa atin pong mga buhay at alam po natin hindi natin ito matataglay sa sarili natin. Ito po ay sa pamamagitan ng pagkasi ng Espiritu ng Diyos, tataglayin po natin ang kanyang katuwiran at kabanalan. So the kingdom of God is closely related to the New Testament church. Yun pong parating na kaharian ng Diyos o yung kaharian ng langit, ito po yung pinakapaksa na tinalakay noon ni John the Baptist nang siya po ay nanguna sa ating Panginoong Hesukristo bago po magministeryo ang Panginoon. Ang mga Hudyo po ay nage-expect sila ng tinatawag na earthly kingdom doon po sa hinaharap na in-establish po ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon po, kahit ngayon, siya po ay nag-o-offer ng isang dagliang spiritual na kaharian na nagbibigay po ito ng kapatawaran ng kasalanan at paglaya sa spiritual na kalagayan. So the kingdom of God today is the reign of Christ in human hearts through regeneration. Salamat po at hinayaan ng Panginoon na tayo po ay maging kanyang tahanan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu kapag tayo po ay nagkaroon na ng kapanganakang muli. So the kingdom of God is now in the hearts of the believers. Nasa loob po natin ang kaharian ng Diyos, nasa atin pong puso. At alam natin isang araw, ang hari ng mga hari ay muling babalik visibly, gloriously, and with great power. Habang ito pong si Satanas, siya po ay mabubulid doon sa walang hanggang kalaliman. At ang ating Panginoong Hesukristo po ay maghahari along with the resurrected saints dito po sa mundo for 1,000 years na tinatawag pong millennium
or the kingdom age, alam po natin may magandang pag-asa, may magandang plano ang Diyos para po sa bawat isa sa atin bilang pong kanyang simbahan. Now, patungkol po sa pagkatatag ng New Testament Church, napaka-unique ng pagsisimula po na naganap. It began after the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. At yung ating nga pong binasa na talata sa Matthew 16:18, ito po ay sinalita ng ating Panginoon regarding a future time in which He would build His church. Ang sabi po niya kay Pedro, upon this rock, itatayo ko ang aking iglesia. At ang maganda pong bagay, inihayag mismo ito sa Book of Acts. Nagkaroon po ng establishment ang church during the day of Pentecost. At alam po nating nang sila po ay mapuspos ng banal na spirito ng araw na iyon, ito po ang naging panimula. Ito po ang tinatawag na birthday of the church. At alam po natin, ayon sa kasaysayan ng simbahan, just prior to His ascension, nagbigay po ng instruction ang Panginoon na mangaral ang kanyang mga alagad ng Ebanghelyo, una po doon sa Jerusalem. At alam po natin na ito pong si Apostle Pedro ay tumayo sa karamihan ng mga tao pagkatapos ng kapuspusan ng banal na spirito. Alam po natin na yung 120 believers na nakatanggap ng kapangyarihan ng Panginoon, they were endued with power. At ito nga po si Pedro sa kanyang pagkapangaral, sinabi po niya ang tungkol sa pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. At matapos po ang kanyang pangaral, 3,000 souls believed and were baptized in the name of Jesus. There is power in the message of the Lord. Nahayag po yung plano ng kaligtasan doon po sa karamihan ng mga tao sa Jerusalem. At ang magandang bagay, they responded. And about 3,000 souls were baptized and added to the church on that day. Sa banal na kasulatan po, nag-provide po ito ng iba't ibang mga paghahalintulad upang ma-define po ang church at lubusan po natin itong maunawaan sa makataupong pananalita. The church is the bride of Christ. Ang simbahan po ay inihalintulad sa babaeng ikakasal para po kay Kristo. The church is presently espoused to Christ and is preparing herself for a future wedding. So alam po natin na tayo po ay nakipagtipan sa atin pong Panginoong Hesukristo as a church at darating po ang pagkakataon na alam natin na tayo po ay ikakasal sa atin pong Panginoong Hesukristo sapagkat tayo po ang kanyang bride. We are also called the body of Christ. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang ulo at tayo po ang kanyang katawan. Ang atin pong Panginoon, ang source ng life ng atin pong iglesia at siya po ang dahilan kung bakit tayo lumalago bilang mga mananampalataya. The Bible also describes the New Testament church members or saints as children of God. Tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Iisa po ang ating ama at sa pamamagitan po ng adoption through the Spirit, yun pong tayo ay kinupkop o inampon sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga po, hindi man po tayo magkakadugo, no? Hindi man po tayo sabihin nating mismong biologically na talagang magkakapatid. But we call each other brothers and sisters in the Lord sapagkat tayo po ay napuspos ng isang Espiritu at tayo po ay binautismuhan sa tubig sa isang pangalan. So salamat sa Panginoon, tayo po ay itinuring niyang kanyang mga anak. The church is also a spiritual temple. Tayo pong mga mananampalataya.
individually and collectively, tayo po ay tinatawag na templo ng Espiritu ng Diyos na Kanya pong pinananahanan. Ang ating Panginoong Hesukristo, Siya po ang chief cornerstone at Siya po ang pundasyon ng gusaling ito na walang iba kundi ang simbahan. Natayo rin po ang simbahan na mayroon pong iba't ibang layunin. At ito nga po ang mandate po sa church sa atin pong mga ginagawa ngayon dahil gusto po natin na sundin ang mga layunin sa pagkatayo po ng iglesia. The first purpose, of course, is worship. Nais po natin na mag-glorify ang ating Panginoon as a church. We must worship Him in spirit and in truth. Kaya kahit hindi po natin siya kasama physically, but through the Spirit and in the truth of His Word, pwede po natin siya na sama-samang sambahin. Salamat sa Panginoon sa ganito pong pagkakataon. Kaya kahit tayo magkakahiwalay, iba-iba po ang lugar na ating kinalalagyan sa mundo, tayo po ay pwedeng sumamba sa Kanya as a universal church and also as a local church and individually as a believer. So worshiping Him in spirit and in truth includes prayer, praise, and devotion to Christ teaching. At alam po ninyo, yung pagsamba ay hindi lang po yung pagbibigay ng papuri, yung pong pagtaas natin ng mga kamay, yung atin pong mga physical expressions of praise, no? At maikonect po natin ang ating sarili sa Panginoon at a particular moment. Worship also involves living in a godly manner. Nais po ng Panginoon na pati ang ating pamumuhay ay maging pagsamba sa Kanya pong harapan. The next, in the manifold purpose, is evangelism. At ito po ang sinabi ng Panginoon nang siya po ay bago po mailan lang doon sa kalangitan. Ang sabi po na niya sa kanyang mga alagad, "You shall be witnesses to me after the Holy Spirit is come upon you." Nais po ng ating Panginoon na maging kaisa tayo doon po sa kanyang ginawa na mga himala, sa kanya pong ginawa na mga makapangyarihang mga bagay. Tayo po ang kanyang mga saksi. Sa paanong pamaraan, gayong hindi naman tayo nakasama niya 2,000 years ago, sa pamagitan ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. So ang Panginoon po ay nag-establish ng kanyang simbahan also for the purpose of evangelizing the world with the message of Christ. Kaya nga po, dapat tayo na magkaroon ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat gusto po natin na ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sila po ay maakay natin, mailapit sa Diyos at kung paano ang pagbabago at patotoo na naranasan po natin sa ating buhay, ito po nawa ay maranasan din ng mga tao na atin pong binabahaginan ng salita ng Panginoon. Of course, evangelism, nagre-require po ito ng prayer, ng finances, ng trained and approved laborers, pero ang kinakailangan po natin ay ang compassion for the lost. Yun pong ating habag, yung awa at pag-ibig natin sa kaluluwa na kung papaanong si Kristo ay pumunta po dito sa lupa upang nang sa gayon mamatay sa krus ng Kalbaryo at tayo po mga kapatid ay abutin sa ating mga kasalanan because of His unconditional love. Nawa mga kapatid, maipasa pong lubusan sa atin ang ating Panginoon ang dakilang pag-ibig na yan upang may mga taong hindi man kaibig-ibig, may mga taong grabe yung mga kasalanan, pero sila po ay pinaaabot sa atin ang ating Panginoon upang kung paano tayo inabot at binago niya, tayo rin po ay gagamiting instrumento para sa mga tao na naghahanap sa Diyos. Although alam po natin, no, because of the different levels of faith ng tao, at alam po natin na may kanya-kanyang pagpapasya, may free will po tayo, alam po natin hindi lahat magre-respond. But we must still fulfill the mandate of evangelizing the world.
Ang ikatlo po ay discipleship. That's one of the main reasons kung bakit po may church. Ang Greek word for disciple ay mathetes, which means learner or pupil. Nais po ng ating Panginoon na magkaroon ng pagtuturo at pagtitraining ang bawat mananampalataya. As a person learns God's word, he becomes firmly rooted and established, and he ceases to be carried away by every wind of doctrine. Hindi po sapat na sila po ay na-win natin sila sa Panginoon. Sila po ay nagsisi, na bautismuhan sa tubig, nakatanggap ng banal na spirito. Hindi po period pagkatapos ng new birth experience. Kailangan po ng discipleship. Kailangan pong patuloy silang turuan. At nang sa gayon, tumibay po ang kanilang pag-uugat at tumatag sila sa pananampalataya upang kahit daluhungin man po sila ng mga winds of doctrine, ng mga heresies, ng kung ano-anong pagtuturo na mayroon pong pagdaraya ng kaaway, hindi po sila madadala sapagkat sila po ay nag-ugat at tumibay sa salita ng ating Panginoon. So mature believers are to teach younger believers. Kaya yun po ang maging desire ng atin pong mga kapwa mananampalataya. As you grow in the Lord, ay matuto po tayo na magkaroon ng pag-aalaga doon sa mga tao na newly converts. Kaya nga po tayo may discipleship ministry sa atin pong mga servant leaders, ganun din po sa ating one-on-one evangelism and discipleship, upang nang sa gayon abutin po ang mga nangangailangan at turuan po natin sila kung paano tayo inakay sa pananampalataya, mag-akay din po tayo sa kanila. At ito po, mga kapatid, ay bibigyang gantimpala at bunga ng ating Panginoon. The fourth is fellowship. The followers of Christ continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship. Napakaganda po na habang nagpapatuloy tayo sa mga doktrina ng atin pong Panginoon, yun pong ating pagsasama-sama, yun pong ating pagkakapatiran ay wag mawawala. Yung pong Greek word na koinonia or fellowship means the sharing of common interest. At hindi lang po ito common interest sa mga hobbies po natin o sa mga trabaho po natin, sa mga kinahihiligan natin sa buhay na ito. Hindi po, ito ay patungkol sa mga espiritual na bagay. At nais po ng ating Panginoon na pagkaisahin tayo. We are members of that one body of Christ. At kung tayo po ay kikilos ayon po doon sa function na nakatalaga sa bawat isa sa atin, kita po natin sa ating pagsasama-sama at pagkakapatiran, mayroon pong kapangyarihan. There is power in unity, especially unity in the Spirit. Kung ang kaaway po ginagamit yung false unity, kagaya po ng nangyari doon sa Tower of Babel na pinagkaisa po niya upang mag-rebel sa atin pong Panginoon. Kung may kapangyarihan po sa maling pagkakaisa, mas higit na may kapangyarihan ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya yung fellowship po, ini-encourage sa bawat isa sa atin, bagamat ngayon pong panahon ng pandemya, tayo po ay napigilan na talagang magkaroon ng face-to-face gathering. Pero I believe na ang Diyos po ibabalik ito upang lalo't lalo during this end time. Alam po natin na mas magiging matindi pa ang buhos ng banal na spirito, hindi habang tayo magkakahiwalay, kundi habang tayo magkakasama, na nakikita po natin yun pong pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. So ang fellowship po ay huwag po nating pababayaan. Ito po ang sabi sa salita ng Diyos. Kaya po ng ginagawa ng iba, hindi naman mahalaga yung fellowship, no. Kaya nga po gumagawa tayo ng paraan, kahit po with
our live streaming, sa atin pong mga recordings, para po kahit papaano maabot po yung mga nangangailangan kahit sa kabila na may restriction po tayo sa pagsasama-sama. Pero unti-unti na po na nagkakaroon ng pagluwag sa atin pong sitwasyon. So patuloy po lang tayong manalangin, ibabalik ng Diyos yung atin pong dating kalagayan at sama-sama muli tayo na magbibigay ng mataas na papuri at pagsamba sa Diyos. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The church established for fellowship. At ito ang nais ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin. Now concerning naman po sa tinatawag na fivefold ministry, hindi po lubusang uusad ang simbahan kung wala pong mga itinalaga na tagapanguna ang atin pong Panginoong Hesukristo. Now to the church, the Lord gave the fivefold ministry. Alin po yon? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Mapansin po natin dito, wala pong priests, no? Sapagkat the whole body of believers ay tinatawag na pong spiritual priest. Tayo po ang royal priesthood. Pero when it comes po doon sa mga tao na ginagamit ng Diyos na mangunguna sa simbahan na kanya pong itinalaga, yung pong fivefold ministry ang binigyan ng pansin. So the ministers of the church serve and strengthen the body of Christ through the fivefold ministry. Ano po ang sabi sa Ephesians 4:11? At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y evangelista at ang iba'y pastor at mga guro. Ano po ang layunin? Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang na mga kamalian. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip-lakip sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauuko sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So dito po nabanggit sa banal na kasulatan ang tungkol po sa fivefold ministry na siyang ginagamit ng atin pong Panginoon upang magkaroon ng pagpapatibay sa iglesia hanggang maabot po yung pagkakaisa sa pananampalataya na mayroon pong dakilang pag-ibig. Now, at least isa-isahin po natin shortly yung pong fivefold ministry. Now, ang una po, no, yung apostles. The apostles govern. Ang mga apostol po ay namamahala. Ang salita pong apostol, it means one called and sent by Christ to have spiritual authority, character, gifts, and abilities to reach and establish people in kingdom truth and order, especially through founding and overseeing local churches. Alam po natin, may mga original apostles ang atin pong Panginoon. Pero yung pong ministry of apostleship, nagpapatuloy po sa ating kapanahunan. Meron pong pagbibigay minsan sa kanila ng pangalan ng mga missionaries, sapagkat sila po yung mga nagbubukas ng gawain sa mga unevangelized regions. Sila po yung unang nagbubungkal ng lupa, kaya animoy sila po yung gumaganap na mga apostol. An apostle has a burden to build something that didn't exist before. So, mahirap po yung ginagawa ng ministry ng isa pong apostle, no?
Sila po ang nagle-lay ng foundation ng mga new local churches at nais po nila na makita ito into maturity at maari pong lumipat sila sa ibang lugar. Kaya nga po sa ating kapanahunan, yung pong mga missionaries, sila po ay pumupunta halimbawa sa isang bansa na totally wala pong gawain ng ating Panginoon. Pero habang sila po ay nagpapagamit sa Diyos, binubungkal ang animoy lupa ng mga puso ng mga tao, unti-unti na nag-establish po ang Panginoon ng kanyang iglesia sa dakong yaon. So, ito po, let's take for example from the Bible in Acts 11, si Paul at si Barnabas, sila po ay nag-spend ng ilang years dito po sa Antioch, nagtuturo at nag-i-equip sa mga bagong mananampalataya. At sila po ay may desire na i-train at magkaroon po ng pagpapatibay ng mga church leaders na magkakaroon po ng full maturity in the Lord at sila po ay i-release at nang sa gayon, sila rin ay gagawa no, ng pagsisimula ng mga simbahan. So, makikita po natin na kung ang isa pong missionary ay talagang may puso no, sa ganito pong ministeryo, pagkatapos niya na makapag tatag ng isa pong simbahan, maari pong lumipat siya sa isang lugar upang muli magkaroon po siya ng panibagong pagbubungkal ng gawain ng ating Panginoon. Grabe po, ano? At kapag ka, na-establish na po yun, iiwan niya ang pamamahala doon sa mga mismong nakatira sa dakong yaon at isang kagalakan no, para po sa taong ginamit ng Diyos na napamahalaan niya yon hindi sa pamamagitan ng kanyang galing, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. The second one is the prophets. The prophet's guide. No? Ang mga propeta po ang nagpapahayag ng puso ng Diyos sa kanya pong bayan, sa kanya pong mga tao, at nagbibigay po ng guidance sa mga tao, at gayon din po sa mga grupo ng tao, nagbibigay po ng kapahayagan, ng interpretation, as well as application and timing. At makikita po natin no, yung pong sa Book of Acts ang iba't ibang halimbawa. Although ito pong si Agabus, tinawag po siyang prophet, pero yung kanya po ay foretelling, no? Ano mo'y nagpipredict po siya ng mga bagay na magaganap at dahil ito nga ay sa Panginoon, nagkakaroon po ito ng kaganapan. But also when it comes to the ministry of the prophets in the New Testament, meron pong tinatawag na forth-telling na kung saan nagpapahayag din po ng salita ng atin pong Panginoon and this is for exhortation, for encouragement, for comfort no para po sa kanyang mga anak at minsan po nagkakamali tayo na yung mga propeta ay mga manghuhula hindi po ganoon kundi sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos no sila po ay nakapagsasabi ng mga bagay na parating o mga bagay na magpapatibay sa iglesia po ng ating pong Panginoon upang lalong ma-establish po ang simbahan. Amen? Now, the third is what we call the evangelist. The evangelist gathers. Sila naman po ang nagtitipon. An evangelist carries a great burden for those who are not part of the kingdom of God yet. Ang desire naman po nitong evangelist ay tipunin po niya yung mga tao na talagang wala pang kaalaman salita ng Diyos o kaya ay mga naghahanap doon po sa katotohanan at ang kanya pong burden is to preach the gospel to them. At siya po ay binasbasan upang gawin ang pangaral na may katapangan at ang kanya pong kagalakan ay may makita na mga taong lumalapit sa Panginoon, nagsisisi sa kanilang kasalanan, nababautismuan sa tubig, napupuspos ng banal na spirito. At kalimitan po when it comes to, dito nga po sa ministry of an evangelist, kalimitan po ay may kasamang mga tanda at mga himala habang sila po ay nagpapahayag din ng kanyang mensahe. So, sa Bible po, itong si Philip ang tinawag po na isang evangelist. At siya po ay isa sa napili to serve the widows in Acts 6.
At tinawag talaga po siya specifically in the Bible as an evangelist. Siya po ay sumunod sa Espiritu ng Panginoon nang siya po ay dalhin, no, doon sa Ethiopian eunuch at sa iba't iba pang lugar. At alam po natin na ginamit siya ng Panginoon sa makapangyarihang pamamaraan. So, ang evangelist po ay talagang nagnanais na maraming maligtas na mga taong napapahamak. So, evangelists are absolutely crucial for numeric growth in the local church. So, nais po niya dumami ang bilang ng mga tao na makakakilala sa Panginoon. No? The next is the teacher's ground. Ang mga guru po, sila po ang nagpapatibay. Sila po ang nagtuturo at nagpapatatag sa iglesia. Sila po ang nagbabahagi ng divine life and anointing sa kanila pong mga tagapakinig upang nang sa gayon lalo po silang magkaroon ng kauhawan sa salita ng Diyos. Pero sa pamamagitan po ng pagtuturo, nagkakaroon ng kaliwanagan, nagkakaroon po ng pagkaunawa, lubusan po na naiintindihan ng mga tagapakinig ang katotohanan sa pamamagitan po ng Ministry of the Teachers. At ito po ay very essential sa iglesia po ng atin pong Panginoon sapagkat kahit po sila ay naakay sa pananampalataya pero kung hindi po sila titibay sa pamagitan ng mga spirit-led teachers ay magiging wala pong kabuluhan. So, nararapat po na ang mga teachers po ay anointed by God upang ang Espiritu po ng Diyos at hindi ang kanilang sariling katalinuhan ang siya pong gamitin para po pagtibayin ang mga mananampalataya. And then the last is the pastors. The pastor's guard. Ito pong mga pastor, sila po ang nagbabantay. Sila po ang puso ng simbahan sapagkat sila po yung mga pastol na lubusan po na nagmamahal at nag-aaruga para sa mga tupa ng ating Panginoon na kung ang Panginoon ay nag-alay po ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, handang ialay ng pastol ang kanya pong buhay para po sa mga tupa. Ang nais po ng pastor ay magpakain, magpalago, mag-equip, mag-develop po ng mga kaloob at ng mga ministeryo na ibinigay sa mga mananampalataya at i-motivate po ang mga mananampalataya upang sila po ay mag-discover at mag-fulfill ng tawag ng Diyos sa kanila pong buhay. Kaya nga po, napakahalaga ng pastor when it comes po sa iglesia ng atin pong Panginoon. Kung yung evangelist po jumping from one church to another upang sila po ay mangaral ng salita ng Diyos, ito pong apostol ay pagkatapos niyang ma-establish yung pong isang lugar, lumilipat sa ibang lugar. Pero alam niyo po, ito pong pastor, siya po ay nananatili. Particularly in a local church upang pangalagaan po yung mga tao na tumugon sa tawag ng kaligtasan. Kaya napakahalaga po, no, na magkaroon po tayo ng desire, no, to be under a church with spirit-led pastors upang magkaroon po tayo ng pagpapatuloy sa atin pong paglago sa pananampalataya. Now, makikita po natin, napakalawak po, no, ng mga pagtuturo patungkol po sa iglesia ng Panginoon. Ito lang po ay bahagi. Subalit nawa, magkaroon po tayo ng lalo't lalo pa na desire to be a part of the church, to grow and to mature in the church, to be under the shepherding ng isa pong pastol na itinalaga ng ating Panginoon upang magabayan po tayo sa atin pong pananampalataya. At nariyan po ang mga brothers and sisters natin in the Lord na binabago at patuloy pong minomoldi ng ating Panginoon upang sama-sama po tayong lalago. Hindi po perfect, mga kapatid, ang church dito sa mundong ito, pero sa pamamagitan po ng pagkasi ng Espiritu ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng gabay ng salita ng ating Panginoon, no, sa pagtabo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, alam po natin na tayo ay kanyang iingatan, gagabayan sa paglakad sa mundong ito.
hanggang sa atin pong pagsalubong sa Kanya at that great day, the rapture of the church. Hallelujah! 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 Hinihiling ko pong ang bawat isa ay tatayo. Praise the Lord! Praise the Lord! Ang United Pentecostal Church po ng Batangas City at Bawan. Ito po ay lubusang iningatan ng atin pong Panginoon. Here in Batangas City, for 30 years, through the pastoral care of Pastor Ed Lutero, alam po nating pinatatag ang bawat isa sa atin. We are so thankful for our pastor, the legacy of our late pastor, na talagang inalagaan po tayo sa atin pong pananampalataya. At kung i-include pa po natin ang history po ng bawang church, it has been about 40 years with men and women God used to flourish His church. And in our time, with our new pastor, Pastor Goji Lutero, we will continue to move forward and further God's kingdom for His glory. Nawa, sama-sama po tayo magpe-pray at magsusuporta para po sa ating pastor at ganun din po sa kabuuang gawain ng atin pong simbahan. This is not man's work. This is God's business. So together, as one body, we will work hand in hand until our final breath or until the sounding of the last trumpet at the rapture of the church. Bigyan po natin ng papuri ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Sa gabing ito, mga kapatid, hayaan po natin na maipag-pray po natin ang atin pong kabuuang simbahan. Alam po natin na hindi madali ang atin pong pakikipagbaka sa pananampalataya, lalo na sa ating panahon. But we will move forward. We will further His kingdom. Ano man ang mangyari, ano man ang maging hadlang, ano man ang naisin ng kaaway upang pigilan ang simbahan, the church will continue to move forward. Ang sabi ng Panginoon, upon this rock, Peter, I will build my church, and the gates of Hades, the gates of hell, shall not prevail against it. Hallelujah! Hallelujah! Kakampi natin ang Diyos. Kaya ipag-pray natin na patuloy na lukuban ng Kanyang kapangyarihan ang ating kabuuang simbahan sa taong ito. Matatapos tayo na may tagumpay, matatapos tayo na may mga kaluluwang mababautismuhan sa tubig. Pagkatapos sa sila ay magsisi, sila ay makakatanggap ng banal na spirito at patuloy na magpapakatatag ang simbahan sapagkat ito ay itinatag ng Panginoon at hindi ng tao. Come on, itaas natin, idulog natin sa Diyos ang ating simbahan with our pastor, Pastor Goji Lutero, with our pastoral team, our church board, officers and members, every zone, every family, lahat po ng ating mga church leaders, every individual believer, hayaan po natin na patuloy ng iglesyang ito na nalukuban ng dugo at napuspos ang espiritu ng ating Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa pananampalataya upang itanyag ang kapangyarihan at ang kaligtasan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's pray to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Papurihan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
Salamat sa iglesia na iyong tinatag. Salamat hanggang sa ngayon, ang iyong kapangyarihan ay hindi po nawawala, hindi umaalis, kundi patuloy na kumikilos na makapangyarihan sa buhay ng iyong mga anak. Matanyag ka. Maluwalhati ka, Panginoon. Mahayag ang iyo pong kaluwalhatian sa buhay ng iyo pong mga mananampalataya sa iyo pong iglesia sa dakong ito, UPC, Batangas City at Bawan, maging sa mga lokal na iglesia sa aming bansa at sa buong mundo, ang apostolikong pananampalataya. Hallelujah! Hallelujah! Glory! 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 Come on, bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Glory! 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 Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Habang magtatapos po tayo sa pananalangin, dakilang Diyos, Panginoon naming Hesukristo, marami muling salamat sa gabing ito na ikaw po ang nagbigay ng iyong pangunguna sa pag-aaral ng iyong salita at sa amin pong samasamang pagdulog sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw pa rin ang siyang magdidirect, mag-guide sa amin pong simbahan. Alam po namin na napakarami na nag-aabang na puwersa ng sanlibutan ito, maging puwersa ng kaaway upang nang sa gayon pigilin ang pag-usad ng simbahan. Subalit, Lord, nariyan ka na siyang aming kapangyarihan, siyang aming buhay, upang nang sa gayon amin pong magampanan ang Great Commission na iyo pong pinasimulan sa pangaral ng katotohanan ng apostolikong doktrina. Hayaan mo, O Diyos, na ito, Panginoon, ay patuloy na uusad ang magandang balita na iyo pong ibinigay 2,000 years ago ay patuloy po namin na ipahayag sa mga tao na naghahanap sa iyo. We pray sa aming pong kabuuang simbahan at hayaan mo po from our pastor down to the smallest member of this church, maging sa aming pong mga maliit na bata, hayaan mo, Panginoon, na makatupad kami sa iyong banal na kalooban at bigyan mo ang bawat isa sa amin ng desire na lalo't lalo pa na magpagamit para po sa iyong kaluwalhatian na ang purpose ng church, Panginoon, that is to worship, to evangelize the lost, to have fellowship, and to continue discipleship. Lord God, ito ay aming pong magampanan sa pamamagitan, O Diyos, ang pangunguna ng fivefold ministry na ginagabayan ng iyo pong banal na spirito. Lord God, ang iyong mga salita ay nagsasabi na ang pintuan ng Hades ay hindi po makakapanaig sa amin. Kaya maghari ka at hayaan mo na maranasan namin lalo't lalo ang iyo pong kapangyarihan sa kabuuan ng iglesia. And we pray sa amin pong mga kapatiran na mayroon pong karamdaman. Ikaw po ang magbigay ng lubusang kagalingan sa bawat isa sa kanila. At alam namin ikaw ang dakilang manggagamot na hindi po nagpapabaya sa iyong mga anak. At gayon din, Lord God, sa bawat pamilya po ng simbahang ito, most especially sa Lutero family, with the family of our pastor, at ganun din po si Inay Grace Lutero, ikaw ang magbigay sa kanya ng patuloy na kalakasan at buhay na nagmumula sa iyo. Lord God, lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan, and as the first family of our church, hayaan mong dumaloy sa bawat pamilya ang iyo pong pagpapala at ang iyo pong proteksyon sa bawat sa amin. Tinatapos po namin ang gawain ito na mayroon pong mataas na pagsamba at pagbabalik ng lahat na kaluwalhatian at pagpaparangal sa iyong pangalan. Thank you, Lord. We bless your name. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless everyone.